plinano. Ako, I will even say na ang scriptwriter eh si Sonny Trillanes. He was aided, abetted, and enabled by the powers that be. And who would this be? I'm calling a spade, si Speaker. Trillanes, nagulantang sa natuklasan ni Miss Malufi Kia. Bistadong-bistado po ang scriptwriter. Ayan ha, klarong-klaro po yan guys. Alam naman natin, di ba? Magaling po itong si Miss Malufi Kia, eh, no? Isa ito sa mga pinakamagaling na political analyst po, mga kaibigan. Ito na nga, no? Ito yung reaction niya guys sa nangyaring Tuadcom na, di ba? Nung nakarang Tuadcom po mga kaibigan na dinaluhan po ng ating mahal na Pangulong Duterte po. At ito na nga ang kanyang reaction. Ayon po kay Ms. Malufi Kia mga kaibigan, ito po ang kanyang pasapog, no? Alam niya guys, ang talagang scriptwriter dyan, no? Isa sa mga scriptwriter dyan, no? One of the scriptwriters, si Trililing. At sabi nga niya guys, sino ang utak dyan? Ha? Sino ang pinaka-utak dyan? Or pinaka-mastermind? Siyempre, si Tambaluslos. Ayon po yan kay Ms. Malufi Kia, ha? Isa ito sa mga pinakamagaling na political analyst. Hindi po basta-basta magsasalita yan guys, or hindi po basta-basta magpapasabog yan. Meron talaga yang pag-aaral yan, no? Or sa kanyang sa kanyang pag-aanalisa sa mga nangyayari po doon sa Tuadcom mga kaibigan. Kasi nga nabalitaan natin guys, no? Nabalitaan natin na bawat Quadcom pala mga kaibigan ay umaaligid-aligid itong si Trililing doon sa kamara, doon sa House of Representatives. Biruin nyo, palagi pala siyang present doon. Kaya po mga kaibigan, nabigyan po talaga ito ng kulay. At talagang bistadong-bistado po siya dito mga kaibigan. At syempre, wala na pong ibang source or sino po ang mag-uutos niyan. Syempre, kung sino yung nasa pinakamataas. Sino ba yung nasa pinakamataas? Na alam po natin na walang ginagawa kundi siraan ng mga Duterte. At ambisyoso. Gustong maging presidente. Ha? Akala niya mananalo siguro siya. Hoy, hindi ka mananalo. Huwag ka na. Ha? Akala niyo mananalo kayo. Hindi, hindi na kayo mananalo. Kaya huwag na kayo mag-ambisyon. Ito na nga, pakinggan po natin guys si Miss Malufi Kia. Makakasama natin Prof, magandang hapon. Hi, magandang hapon, Admar. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Nakapanood ka ba sa Sarsuela? Ano ba nga masasabi mo doon sa Quadcom hearing? Kasi una, inimbita, hindi dumalo si PRRD kasi sabi nga niya na, oy, enough na yung nasa Senate. Tapos, nag-imbita ulit, no? Nagbabaka sakali, si FPRRD naman, nagsabing dadalo na siya, no? Tapos, biglang kinansela yung pagdinig. Tapos naisip ulit nila na ay ituloy na lang natin. Ano masasabi mo dito sa atras abante? Well, sa tingin ko Admar, kaya nagkaroon ng atras abante kasi gusto nilang i-control yung naratibo. Palagay ko pinag-aralan nila ng maigi kung paano madidiin si dating Pangulong Duterte sa issue ng PJK. At lumalabas nga na dito sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng surprise resource person, ang datihang Senador Sonny Trillanes, na wala namang bagong pinakita, wala namang bagong sinabi. Same na mga allegations. Pero bago pa ba siya? Kasi may ulat akong nabasa na nandun na pala siya sa every quad committee hearing. Namamataan daw siya dyan sa kamara. So, oo. Ano ba siya? Nangangampay ang alam ko, Quezon City yung kamara. Hindi yan Caloocan. Oo, hindi Caloocan. Tama yan, Admar. Alam mo, makikita natin na kasama siya sa ang sabi ko nga, scriptwriter sa nangyayari. Bakit napakahalagang i-point out na ngayon lumabas siya, nag-out siya, at inulit niya yung sinabi niya noong 2016. Kung titingnan natin, ano ba ang naging role ni
Senator Trillanes doon at Secretary De Lima noong 2016. Pumunta sila sa Davao hindi para alamin talaga yung DDS, dahil ang DDS naman talaga iba ang ibig sabihin sa Davao. Pumunta sila para maghalukay yung tinatawag na opposition research sa political management. Naghahanap ka ng pwede mong ipukol sa iyong magiging kalaban. So parte sila ng effort na mag-dig dirt para kay then Mayor Duterte, dahil magiging kalaban ni at the time Secretary Mar Rojas. So para ilabas muli ang listahan ng bank account na lahat naman tayo nakakakita ano bang hitsura ng bank account, no, yung statement, ibang-iba dun sa kanyang pinakitang listahan. Kung titingnan ninyo, pwede pang ihalin tulad yung listahan na yan dun sa listahan na ginawa kay Chief Justice Corona, no? Kung natatandaan ninyo, yung kay Chief Justice Corona, pinagsama-sama lahat ng mga deposit, whether peso, dollar, or whatever. Pinagsama-sama, it created a list and it created an impact na ganitong kalaki ang pondo na pag-aari ni Chief Justice Corona. Ganun din ang inulit ngayong kahapon na makikita mo doon, joint account daw, makikita mo doon, mali-mali ang pag-type ng pangalan, makikita mo doon walang account number. So ano yung listahan na yon, no? Ang Pilipino dapat maging mapanuri, ano ba yung mga pinapakita na supposedly evidence, admissible ba siya sa korte? Ayun, mga kaibigan, so peke po, no, peke pala lahat na pinakita ni Trilling na mga documents po na sinasabi niya mga ebidensya. Peke po, mga kaibigan, pero bakit nila tinanggap yan? Bakit nila pinipresent yan sa Quadcom? Peke naman pala, mali-mali ang spelling, walang account number. Bakit ganun? Bakit yung hinahayaan? Para lang yung nangyari kay Pastor Kibuloy doon sa Senado, eh. Di ba? Naglabas kayo ng mga testigo, naglabas kayo ng mga pangalan, pero mga alias na naman pala. Hindi pala totoong pangalan. May mga mukha nga, nakatakip naman. So, ganito din ginawa nila dito, guys, kay Pangulong Duterte, itong si Trilling. Nagpakita nga siya ng documents, mali-mali naman spelling. Hindi lang mali ang spelling, mali ang mga pangalan. Pati yung mga, wala ding mga bank account. Paano mga naman malalaman yun nga talagang yung pinapakita mong dokumento ay talagang kay Duterte? Kasi nga sinasabi nila, guys, kaya nga ito, sa totoo lang, no, itong sinasabi ni Trilling, 2016 pa yan, eh. Yung mga documents na hawak niya, 2016 pa yan, hanggang ngayon hawak pa rin niya. Galing lang po yan sa ano, guys, ginawa lang po nila yan sa computer. Ginawa lang nila yan sa ano, yung sa ang tawag doon, sa Office, Excel. Sila lang ang invento niyan, kaya nga mali-mali. 'Di ba? Magkakamali ba ang bangko ng pangalan? Oh, tanong ko sa inyo. Lahat naman siguro tayo dito nakakapag-open na tayo ng bank account. 'Di ba? Ang bangko magkakamali ng pangalan? Ewan ko lang, ha. And very particular ang mga bangko sa pangalan po, lalo po sa personal na information. Mahigpit po ang mga bangko. Pero bakit po ang pinapakita ni Trilling, mali ang spelling, mali ang pangalan, wala pang account number, ano yun? O, wag mong sabihin, Trilling, nagkamali ang bangko. Sasabihin mo, sorry ha, nagkamali ang bangko. Sus, Mari Joseph. Ano yung kalokohan? Di ba? Kasi ang alam ko, hindi pa naman nare-refill ang bank secrecy law. So para maghayag ang dating senador ng bank accounts, ha? Ang question doon, who allowed you to open, to pierce these bank accounts? Ikaw ba ay AMLA? Meron bang inquiry tungkol sa dating Pangulo? Kasi kung titingnan mo at hindi mo alam ang kasaysayan, noong 2016 linabas na yan. At noong 2016 sinabi na kung mapuprove mong sa akin, pwede yung perang yan. So hindi ko maintindihan kung bakit 2024 na ngayon, mahigit na 8 taon, iyon pa rin ang evidence
Kaya nakakatawa dahil binibigyan ng importansya ng House of Representatives ang isang katulad ni Sonny Trillanes. Ang nakakalungkot lamang dito, kung noong 2016 hindi siya nag-file ng kaso, ha? At natapos ang administrasyon ng Pangulong Duterte at ngayon inaandyan na naman siya, saan ka naman nakakita? Anong klaseng paninirampuri itong ginagawa? Ang pagkakaiba lamang, ito ay nag-testify siya. So nag-oath siya at sinabi niya na totoo lahat ang sasabihin niya, at saka ang bago dito, hinayag niya na may mga ground siya for impeachment ng Vice Pangulong Duterte. So yun siguro ang bago, pero kung paano mo i-recycle ang 2016 quote-unquote evidence para sa Vice Presidente, yun ang hindi ko maintindihan, kasi ini-invoke niya ang betrayal of public trust, sinasabi niya may plunder daw, pero kung titingnan mo yung ebidensya, asan doon ang plunder, nasan doon ang betrayal of public trust? Eh nung ginawa niya yung presentation niya ng 2016, ano ba si Vice Presidente Duterte, hindi ba mayor? So hindi ko maintindihan yung lohika ng paggamit niya ng datos na alam mong hindi naman totoo at datos na alam mong lumang-luma na, pero ini-insist pa rin niya na yun ay makatotohanan at karapat-dapat sa ngayong panahon. Maling-mali yun. Yun nga yun eh. Yun ang problema nun guys eh. Kasi nga hinahayaan nila eh. Diba? Hinahayaan nila yung maglabas ng mga ganong klaseng mga documents na hindi naman talaga siya napatunayan. Kumbaga, ginawa lang nila yan eh. Fabricated lang yung mga documents na yan eh. Pero bakit hinahayaan nila eh, no? Kung wala talaga silang, kung ang pakay talaga ng quadcom na yan ay para makagawa po sila ng batas, bakit hinahayaan nila yung mga taong katulad ni Trilling na naghahasik ng kasinungalingan, no? Nagpapakita ng mga documents na misleading po. Hindi po pwede yun eh. Dahil quadcom nga yan eh. Diba? Kamara yan eh. Kaya talagang hindi maiwasan po itong si Pangulong Duterte guys. Talagang iinit talaga ang kanyang ano. Sasabog talaga siya guys. Kasi fiscal yan eh. Abogado yan eh. Alam niya ang ang proseso diyan. Lalo na sa pag-imbestiga, sa pagkalap ng mga ebidensya, mga testigo. Alam ni Duterte yan, Sus Mario Joseph. Ang talino ng tao na yan eh. Eh kayo, wala namang kayong kaalam-alam. Puro lang kayo daldal eh. Trililing, puro lang daldal yan eh. Di ba? Kaya nga hinahamon ka nga, yung magkasuhan mo, ayaw mo naman magkaso. Kasi nga, takot nga siya. Kaya ayaw niya magkaso. Kasi kung titingnan mo talagang mabuti guys, kayang-kaya niyang kasuhan si Duterte kung talagang may hawak siya mga ebidensya eh. Pero bakit hindi niya magawa? For almost 10 years. Sabagay, wala pang 10 years, mga 8 years lang siguro. Pero matagal na yun. Di ba? Sa 8 years, wala ka talagang nagawa. Hindi mo man lang, at least nakasuhan mo lang sana si Duterte. Or sana, pinakita mo yung mga documents, pinasa mo sa Supreme Court. Wala ka namang ginawa. Ha? Puro ka lang kahol. Ha? Para kang asong ano eh. Ano tawag doon? Yung asong ano ba? Aw, 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 aw! Ha? Parang aso na aw 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 aw. Ay nako, Trililing. Kailan ka kaya magbabago? 'Di ba? Eh si Trililing po mga kaibigan, parang siya yung ginagawa talaga ng ano dito eh. Tawag doon attack dogs. Eh sa totoo lang guys, no, may ano kasi diyan eh. Meron kasi explanation diyan eh. Bakit po si Trililing po ang ginamit nila or ang ginawa nila attack dog? Kasi po mga kaibigan, wala na kasi silang mahanap guys eh. Oo. Yan talaga ang story diyan.
Kasi marami nagtatanong, bakit kaya si Trinilig yung ginamit nila as attack dog? Kasi nga guys, wala na silang makuha eh. Bakit wala silang makuha? Pumalpak kasi ang mga dilaw. Totoo lang guys, pumalpak po ang dilaw. Hindi po sila naging opposition. Di ba kiniklaim nila sa sila daw yung tunay na opposition? Paano kayo naging opposition? E palpak kayo. Ni hindi nyo nga sinisiraan si Bangag eh. So, naging failure po ang mga opposition, yung sinasabi nilang mga dilawan. So ngayon, hindi na po sila dilawan guys. Bangag na rin sila. Kaya po, ang nangyari dyan, ayan na, ito na, nagkakaanuhan na. Nagkakatawag doon. Kumbaga, parang ang nangyari dyan guys, kanya-kanya na lang silang, ano no, si Rob, kahit ka si Robredo, nilalaglag na nila eh. Di ba? Kasi nga, wala silang nahita kay Robredo eh. Hindi nila nagamit si Robredo kasi si Robredo kulang din sa ano eh. Isa pa to si Robredo. Kaya hindi talaga nila nagamit si Robredo kasi nga, wala din, kulang lang din sa ano. Jesus Marios. Kaya ang ginamit nila ngayon, si Trinilin. Kasi siya na lang yung pinaka last resort nila mga kaibigan eh. Bakit ko sinabing ganun? Kasi si Trinilin lang po, ang pinaka maingay. Kahol lang kahol. Si Iyaking Kanin. Oo, nagkakabistuhan na. nagkakabistuhan na, no? Lumalabas na yung tunay, no? Tunay na kulay. Ay, nako. Wala pang election yan, ha? Next year yan, tingnan nyo. Next year, guys, asahan nyo, magugulat kayo. Yung mga, magugulat kayo. Dami pong, nako, ewan ko lang talaga. Magugulat po kayo guys, marami pong babaliktad next year. Maniwala kayo sa akin. Marami pong magbabaliktaran dyan. Diba? So yun po mga kaibigan, nating updates po. No? So hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan sa lahat po nag-subscribe sa amin. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, matutulog na po tayo.